Senador Pangelina, Senador Drelon, at kung sino-sino pa, Senador Senadora Ontiveros, pati yung nakakulong na senador. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko ngayon. Sa wakas ay nagbunga na rin ang paninira ng mga taga-oposisyon. Alamin natin, ito ba ay ikinabuti nila ang lahat ng kanilang pagrereklamo? Pakinggan natin yan, pero bago ang lahat, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga balita. Oh, makinig po kayo ha. Dinatawagan ko si VP Lenny. Dapat nakikinig ka ngayon. Ganon din yung mga senador ng mga kontrapartido dyan. Sino ito? Senador Pangilina, Senador Drelon, at kung sino-sino pa, Senadora Ontiveros, pati yung nakakulong na senador. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko ngayon. At may balita. Magandang balita, pero masamang balita para sa inyo. Kasi dito sa ibabalita natin, ibabahagi natin sa inyo, pasisinungalingan yung lahat ng mga batikos nyo kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pati na yung mga kolumnista na nanghihilig bumanat kay Presidente, kagaya ni John Nery. Sino pa? Si Manang Winnie Monson. Sino pa? Itong si Randy David. Pati yung isa pa na nahihirapan akong memorize ng pangalan, Darindian something. Ang hirap maalala yung pangalan niya. Ito pang si, sino pa? Basta marami yung mga kolumnista kung bumanat, pati yung Inquirer. O ito yung sinasabi ko sa inyo. Makinig kayong mga kritiko, mga detractors, mga walang nakikita, na sinasabi nyo na ang taong bayan ay ayaw na kay Presidente Duterte, wala nang tiwala, lahat ng ginagawa, mali. O eto, sang-ayon po sa pinaka bagong ulat ng Pulse Asia. Ano? Yung pong approval rating ni Presidente Duterte ay ilang porsyento? 91%. Can you imagine 91%? Dati, 75, naging 87, ngayon 91% na. O ang tanong, kumusta naman si VP Lenny? Ilan naman kaya nakuha rating nito? O, VP Lenny, ito ha, napakaliwanag. 57 ka lamang. Niwala ka pa sa 75. Pasang-awa, sana. 57% ka lamang, VP Lenny. Talong-talo ka pa ni Senate President Vicente Tito Soto, 84%. Ang nakuha, si Speaker Alan Cayetano naman, 70%. Pero ito siguro kinuha bago pa yung away nila dyan. Baka kapag nagkaroon ng ano, maapektuhan yung mga nandiyan sa Kamara de Representante. Sa ngayon po dito sa survey, yung disapproval rating, makikita mo na si Presidente 5% lamang. Pero si VP Lenny 22%. Ang taas. Yan ang nga ba sinasabi ko sa inyo. Matagal na natin sinasabi na wala. Yung mga paninirang ginagawa nyo kay Presidente, yung mga panlilin lang na binibigyan niyang facts and figures, yung sinasabi niyong mali ang kanya pagtugon sa coronavirus, puro, ayan, nakikita na. Yung trust rating, yun po kanina, approval yun. Ha? Ano ang trust rating? Eto. Trust rating ni Presidente Duterte ay 91% din. Si VP Lenny ilang? VP Lenny, 50% ka lamang. Mario Josep naman. Buti pa si VP Soto, 79 trust rating. Speaker Cayetano, 67%.
Ito pong geographical area, ang socio-economic classes. Yung majority ng trust ay ang posting ni Presidente ron, 89% to 95%. O kaya naman, 81% to 96%. Pero nyo, can you imagine that? My goodness! Baka umabot na lang 10%. Pati kayo, mga detractors, kritiko, kasama na lang. And that will be the day. At mas maganda naman yun. Iba pa, sama-sama tayo. Mag-cooperate tayo. Everybody happy. Ganyan talaga pag nagkakaisa.